Wow, daming kambing! Kambing! Kuya Kim, Mami Sue, alam niyo ba yung term na goat? Kung anong meaning nun, naririnig ko sa mga sports usually. Goat? Magka-sobrang galing sa sports ang tawag nila, goat. Yes. Goat. Akala ko acronym, go out and tank. Actually, acronym yan. Acronym po siya. Ay, goat lang pala po. Yeah. Goat po ang tawag kasi greatest of all time. Ayun na nga, nasa isip ko kanina, hindi ko lang maisip eh. Naku, ang alam ko bang goat LA, yung sinasangkap sa iba't ibang putahe. Talagang ma-farm ka talaga, Susan, no? Oo. Paitang ba yun? Ito ang bibida natin, mga kilalang personalidad ang dumadayo para matikman ang kanilang kambing recipe. Wow. Panoorin natin yan sa Kwentong Inalam ni Marisol Abdulrahman. Lalaki ng kambing. Kapag putahing kambing, kaldereta ang unang naiisip. Pero sa kainang ito sa Maynila, tuhod ng kambing ang ibinibida. At take note, hindi raw mga ordinaryong tao lang ang kanilang suki, pati mga sikat, sa goat na raw nila ang tsibog. Simpleng karinderya lang daw ang racket noon ng pamilya ni Vincent. Pero pangarap daw talaga nilang maging goat. Pero hindi kambing, kundi maging greatest of all time. Sa larangan ng kainan. Ang aming restaurant po ay nag-start January 1980. May nag-suggest po ng mga, uy, bakit hindi po kayo magkambing, ganon. So doon kami nag-try ng mga different dishes. Ang inihahain nilang masasarap na putahing kambing, naging usap-usapan ng marami, hanggang dinayo na rin sila ng ilang sikat na personalidad. Gaya ni dating senador at pambansang kamao Manny Pacquiao, ang mayor ng Ormoc City at dating matinee idol na si Richard Gomez, at mismong si Vice Presidente Inday Sara nga, nakatikim na rin ang ipinagmamalaking luto ng kambing. Ang isa raw sa dinarayo ng kanilang mga suki, sinampalukang tuhod ng kambing. General public po ang customer natin. So, marami nga po pumupunta sa amin, ay, hindi po kumakain ng kambing. Ngayon, kung naglabas po kami ng ulo, may sungay pa po yun, medyo nakaka... Ay, ano ba yan, di ba? Ayoko na kumain. Ang gusto nga po namin is to introduce people to goat dishes. Dapat alam mo na mas kakunti raw ang cholesterol content ng karne ng kambing kumpara sa baka at baboy. Bukod sa mayaman ito sa protein at iron, mayaman din ito sa collagen na nakatutulong para makaiwas sa osteoarthritis o pananakit ng mga kasukasuan. Legit o sariwang katasang sampalok ang ginagamit ni na Vincent na pampaasim sa kanilang sinabawang tuhod ng kambing. Pinapalambot ang tuhod ng kambing kasama ng iba pang buto-buto tulad ng tadyang o ribs para maging mas malasa. Wala na raw gisa-gisa, basta ihalo ang sampalok at mga pampalasa. Pakukulan ito ng hindi bababa sa 4 oras. Ready to serve na ang sinampalukang tuhod ng kambing. Kasi kambing medyo makunat po talaga siya. Depende po sa age, sa gender, sa breed. Pampalambot, para maging senior friendly po siya, pinapakuluan po namin na matagal. 490 pesos ang isang order ng sinampalukang tuhod ng kambing na swak para sa 2 hanggang 3 tao. Kung di naman fan na may sabaw, meron daw silang salted egg o kaya salt and pepper kambing ribs. Blockbuster ang crispy sarap na kambing. First is yung lambot, then yung taste, full of flavor talaga. Wala po akong naaamoy, wala po akong nalalasahan na kahit anong anggo. No wonder marami pumupunta ng mga sikat na tao dito. Mula laman hanggang buto, hindi raw maaagrabyado sa greatest of all time na sarap ng mga putahing kambing. Yan ang tunay na Who Goat. Ako si Marisol Abdulrahman at yan ang kwentong Dapat Alam Mo.